Welcome back guys to my channel, and if you're planning to paint your house, pwedeng DIY or pwedeng contractor or pwedeng kukontakin niya si Mr. Bin the Painter. Make sure to watch the full video before kayo bumili ng materials niyo para sure kayo at alam niyo kung ano yung best na material na gagamitin niyo para sa bahay niyo. Focus natin dito is yung paint for walls ng residential or yung bahay na titirahan ninyo. So meron tayong tinatawag na paint finishes, or ito yung kinang ng pintura. So usually ang ginagamit ni Bob the Builder or ni Dodong the Painter is yung flat, yung semi-gloss, and yung high gloss. Kasi ito yung usual na nakikita or binibenta sa mga hardware. At ito rin yung matagal nang ginagamit sa mga traditional or yung mga matatanda na contractors. So meron tayong dalawang areas ng bahay. Ito yung interior and yung exterior, or yung loob at labas ng bahay nyo. So focus muna tayo ngayon sa ating interior. Okay, so for interior walls, ang first step natin is yung primer or yung pondo kung tawagin. Ito yung pinaka-importating step, kasi kahit anong ganda ng top coat mo or kahit anong ganda ng pintura mo, kapag hindi kumapit yung primer mo, malaki yung chance na pumotok or magbitak yung pintura mo. Ang usual na ginagamit natin for primer is yung color white, and yung type ng shade niya is yung flat. Kasi ito yung makapit, lalo na kapag boysen na white yung ginamit mo. Kasi yung boysen, makatawan na yan, minsan 1 or 2 coats lang, maganda na yung pagkaka-primer mo compared sa ibang brands. Kasi yung ibang brands, mura nga siya, minsan half the price ng kay boysen, pero aabutin ka minsan 3 coats to 4 coats bago mo pa mapaganda yung primer mo. So ang tip ko, if bibili kayo ng for primer sa interior nyo, is yung boysen na flat white. Kasi yan, medyo mahal, nasa 1.7 ata yan or 1.8 kada timba, pero 1 or 2 coats lang, talaga naman pulido na yung pagkaka-primer niya. So after ng primer, ang sunod naman natin is yung top coat natin. So for the color ng top coat, depende na sa inyo yan kung ano yung magugustuhan nyo. Either light, dark na colors, nasa sa inyo na yan. Ang pag-uusapan na lang natin dito is yung shade ng pintura. Para sa shade ng pintura, maraming gustong gumamit ng flat. Kasi yung flat, very classy yan. Naitatago niyan yung imperfections ng wall nyo. Lalo na kapag hindi ganun kaganda yung pagkaka palitada or yung pagkakamasilya niyang wall nyo, makikita nyo yan, may lubak-lubak. So kapag nag-flat kayo, may tatago niya yan, hindi masyado pansinin. Kaso ang cons naman ng flat is mahawakan mo lang, is dudumi na kagad, and sobrang hirap na niyan tanggalin. Kahit mahawakan nyo lang yan ng maruming yung kamay, magkaroon lang yan ng marks, kailangan nyo na ulit i-repaint. Ang next naman na usual na ginagamit for top coat is yung semi-gloss. Kaso ang problem naman sa semi-gloss, dahil nga meron siyang gloss, nagre-reflect sa kanya yung ilaw. So kapag tinignan nyo yan, lalo na kapag natatapatan ng araw, is may kita nyo yung imperfections ng wall nyo, may kita nyo yung lubak-lubak, mas pansinin yan. So ngayon, madalas na ginagamit ng interior designers or ng architects for their specifications para sa pintura ng interior walls natin is yung tinatawag nilang sheen. Yung sheen, based sa definition niya, ito rin yung kinang ng pintura. Pero sa mga pintura ngayon, tinatawag na rin nila yung sheen as yung gitna ng flat and ng semi-gloss. So yung imperfections ng walls nyo or yung lubak-lubak ng walls nyo, hindi siya masyadong pansinin kapag sheen yung ginamit nyo. And also, very classy siya. And ang pinagkaiba ng sheen sa flat is pwede nyong punasan or madali nyong malilinis yung wall nyo, hindi nyo kailangan mag-repaint agad. So tip ko lang, kapag bibili kayo ng top coat for interior walls, kapag bibili kayo ng sheen, hindi pa kasi ito masyado popular, hindi siya sikat. So minsan kahit sa Wilcon, kapag nagtanong ka ng pintura tapos sinabi mo ang shade is yung sheen, is hindi nila alam. So kung gusto mo, pwede yan, bumili ka ng semi-gloss and flat, same color. Tapos paggaluin mo na lang, 50-50, so possible niya kakalabasan din yan is sheen. Pero meron tayong isang brand na nagbebenta na siya ngayon ng sheen, which is yung Davis.
or yung kanilang sun and rain. Sun and rain paint nila, kapag pinuntura mo yan, sheen na kagad yung type ng shade niyan. So, hindi mo na kailangan mag-mix, and marami rin yung ready available na pintura. So, for Davis, meron din sila yung medyo pang-classy naman or yung binagamit sa mga high-end na bahay, which is yung Davis Biofresh. Yung Biofresh, meron niyang flat, may semi-gloss, and ang pagkakalam ko, meron na rin niyang ready available na sheen type ng paint. Ang difference lang ng Biofresh sa Sun and Rain ng Davis is yung price. Medyo mahal talaga to compared sa Sun and Rain, pero wala tong amoy. So, kapag pinintura mo to sa kwarto or sa loob ng bahay nyo, ilang hours lang, pwede nyo na kagad tirhan or pwede nyo nang tulugan yung kwarto nyo kasi wala siyang amoy, and meron din tong antibacterial. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo gumamit ng semi-gloss or gloss para sa interior walls ng bahay nyo. Nasa sa inyo naman yan eh, kasi meron ding iba na mas gusto nila yung semi-gloss kasi gusto nila yung makinang yung bahay. Pero make sure lang na kapag gagamit kayo ng semi-gloss or ng high gloss is sobrang ganda ng pagkaka-finish ng walls nyo. Lalo na kung concrete walls yan, kasi hindi talaga may iwasa sa concrete walls yung may lubak. Lalo na kapag yung gumawa sa inyo is hindi ganun ka-expert or medyo tinipid. So, kung gagamit kayo ng semi-gloss or high gloss, yun lang yung may titip ko sa inyo. Is, make sure na smooth and straight yung pagkaka-finish ng walls nyo, para maganda yung kalalabasan and walang imperfections. Additional lang for interior walls, meron tayong bago ngayon na tinatawag yung paint with Teflon technology. So usually ang nakikater nito is Boysen or yung Boysen Virtuoso paint nila. So itong Teflon paint na to, ginagamit to usually for kitchen or for bathrooms. So ito kasi, kapag may Teflon yung pintura nyo, hindi siya kinakapitan ng dumi. So parang nagsaslide lang sa kanya yung dumi. So very efficient to pagdating sa kitchen, lalo na kapag natatalsikan na mantika or kapag sa CR naman, syempre yung mga dumi or yung mga molds kasi palaging basa. So nagsaslide lang siya. So pupunasan nyo lang ng basahan yan and malinis na agad. So possible hindi ko lahat masabi dito sa video na to. So if may dagdag kayo or may questions kayo, comment nyo lang dito sa ating YouTube video para tatry natin sagutin yan. And if may dagdag naman kayo, possible makaturong din yan sa viewers natin para magkaroon sila ng additional ideas. For exterior walls naman tayo. So for exterior walls, ganun pa rin. Gumagamit pa rin tayo ng flat for primer or dun sa pondo. Pero meron din tayong ginagamit ngayon yung tinatawag na concrete sealer and primer. So kapag concrete sealer and primer yung ginamit mo, mas makatawan to and mas maganda to for exterior kasi kapit na kapit yung pintura dun sa concrete. Parang sinisip-sip siya ng concrete, then may iwasan yung pagbitak-bitak or yung pagmapa ng concrete nyo. Kasi usually nyan kapag sa labas, kapag masyadong mainit, init ulan, ganyan, nagbibitak yung concrete walls natin. So kapag may concrete sealer and primer, mas may iwasan yung pagbitak-bitak ng concrete natin. So marami ng brands yung nag-o-offer ng concrete sealer. Meron yan ng Boysen, meron yan ng Rain or Shine, and meron din ng Davis. Pero ang usual na ginagamit ko based from my experience is yung sa Davis. Kasi yung sa Davis, concrete sealer and primer na siya. So yung sa iba kasi kapag sa Boysen or sa Rain or Shine, color transparent yan. So ipapahid mo muna yung sealer, then after mo patuyuin, siguro mga 2 coats, saka ka lang magpa-primer ng flat na white. Kay Davis naman, yung concrete sealer and primer niya, kapag pinahid mo yan, color white na yan. Pero ang hindi lang masyado maganda dyan is kailangan mo pa rin talagang pinturahan ng top coat. Hindi mo siya pwedeng hayaan na ganun lang. Kasi yung concrete sealer and primer, kapag pinahid mo yan, color white yan. Pero after ilang weeks niya, naninilaw na yan. So kailangan nyo pa rin pahiran niya ng top coat. For top coat naman natin para sa exterior wall, so after natin mag-primer ng 2 or 3 coatings, ang top coat natin, usually na ginagamit yan, is semi-gloss or elastomeric. Huwag na huwag kayong gagamit ng flat na top coat para sa labas kasi medyo mahirap linisin. Kasi syempre sa labas, nandyan na yung usok, nandyan na yung alikabok, nandyan na yung ulan, nandyan na yung init. So halo-halo na yan eh. So kapag ginamit nyo dyan is flat, medyo mahirap tanggalin.
lalo na kapag yung sa bakas ng ulan, yung medyo nangingitim, kahit kung nasan mo, sobrang hirap na. So usually, ang ginagamit dyan is yung elastomeric or yung semi-gloss. For elastomeric, hindi rin ito ganun kakinang. Pero madali itong punasan, parang teflon din ito eh. Pero yun nga, madali siyang punasan, hindi mo kailangan mag-repaint agad. Pati yung semi-gloss, kasi nga yung semi-gloss, makinang siya, so hindi siya ganun kadaling kapitan ng dumi. Madali siyang punasan, pati yung high gloss. Usually na ginagamit ko kapag mga basic finish lang na top coat is yung rain or shine. Kasi rain or shine, mura yan, may elastomeric yung paint nila. So maganda rin yan for exterior walls. Then for mid-end finish naman, gumagamit na ako dyan ng Boyce and Semi-Gloss or ng Davis Sun and Rain. Yung Sun and Rain, maganda rin yan for exterior. Kasi kahit sabihin mong sheen yung finish niya, meron tong property na madali mo pa rin siyang punasan eh. So made talaga to for exteriors. Sa Boysen naman, yung semi-gloss niya, maganda to. Maganda kasi talaga ang Boysen, makatawan ng pintura ng Boysen. Kaso ang problema lang dito, wala siyang masyadong ready available na colors. So usually white lang yan eh. Then hahaluan mo na lang or ipapamix mo sa paint center or sa Wilcon yung mga machine mix na pintura. So medyo mahal kapag Boysen yung ginamit niyo. For high-end naman ng mga bahay, yung mga millions na, mga 20, 15, or 15 million above ng mga bahay, usually ang ginagamit na dyan is yung Acritex na ng Boysen. Yung Acritex ng Boysen, mula primer yan, meron yan, Acritex primer yung tawag, then yun na rin yung, meron na rin yung Acritex na top coat. Kaso, ang problema dito sa Acritex, sobrang mahal, parang per timba na ito, nasa 4,000 to 5,000. So, pang high-end na talaga to, and yung Acritex, sobrang baho nito. Kapag pinintura mo sa labas ng bahay, hindi mo to pwede gamitin sa mga magkakadikit na bahay kasi baka mareklamo ka. Kahit daga o ipis, umaalis, tumatakbo sa kanal kapag naaamoy itong Acritex, sobrang baho kasi nito. Parang medyo mapanghi yung amoy niya. Pero sobrang kapit, saka talagang pang matagalan. Kapag ginamit mo yung Acritex, kahit mag-warranty ka siguro ng 10 years dito eh, wala kang magiging problema. Yun nga lang, medyo mahal saka mabaho. Yun lang yung cons niya. Meron ding kalaban yung Boysen for their Acritex, yung sa Davis naman, yung liquid tile. Pero kahit kumausap ka ng agent ng Davis, yes, hindi nila masyado nare-recommend yung liquid tile for residential. Kasi nga, yung amoy hindi masyadong maganda. Ginagamit nila to sa mga talagang grabe na yung environment, which is yung malapit sa dagat or yung mga matataas na building na sobrang hirap na ng maintenance or mahirap ng linisin, doon lang nila ginagamit yung liquid tile. And that's it, short video lang to, but hopefully may nakuha kayong idea para sa future projects nyo. And don't forget to like and share and subscribe nyo na rin yung channel ko dito sa akin YouTube. And click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo for our next video. So, thank you if tinapos nyo itong video. And if marami pa yung kailangan, lalo na kung magpapagawa kayo, kung magkano yung cost per square meter ng bahay at wala pa kayong idea, eh meron tayong iba pang videos about construction. Check nyo lang, makikita nyo yan dito sa end screen ng ating video. And if ever, click nyo na rin yung channel ko para may makita kayo na iba pang videos na makakatulong sa inyo. Thank you!